Okay, so good morning. Ito yung pagpapatuloy ng ating discussion regarding sa pag-i-install ng operating system using VirtualBox. So itong nakikita nyo dito, VirtualBox ito, ginamit natin ito kahapon pero hindi lang nagtuloy. So ang sabi ko sa inyo, i-install ninyo yung VirtualBox, mag-download kayo ng VirtualBox and then i-install. Ganito yung lalabas sa kanya. So ano ang mga kailangan? Dapat meron kang operating system na Windows 2008 R2 at saka Windows 2007. So paano yon? Gagawa ka lang dito ng new. Tapos lalagyan mo dito kung ano ang i-install mo. Kung di, kunwari Windows 2008 R2, lalagay mo lang siya dito. Kasi nga, ang gagamitin natin ay R2 at saka 7. So in this case, R2 muna ang gawin natin para kasi hindi ka na bumili ng computer. So yan, mga basic info dyan, huwag nyo nang babawasan yan, yan na yan. Paliwanag ko na yan sa inyo kahapon. So dire-diretso lang yan, puro lang yan, next. Then create. So pag na-create niya yan, makikita nyo dyan, lalabas siya dyan oh. Ibig sabihin may bago ka ng machine. May bago ka ng machine. So ang susunod mo na dyan is lalagyan mo na siya ng operating system. Kumbaga pa, gumawa ka lang ng bagong computer, bumili ka ng bagong computer, tapos lalagyan mo na siya ng bagong operating system. Ano ang ibig sabihin yan? I-click mo lang yan, double click, double tap, o kaya yung start dito, and then lalabas ngayon yung ganito, yung select startup disk. Kasi wala pang laman yan eh, so lalagyan mo siya ng startup disk, yung bootable mo na ngayon. So maghahanap tayo ng bootable. In my case, may nakasave na sa akin dito, kaya automatic at saka lagi ko na itong ginagamit. Ginagamit ko na ito lagi, so lalabas na kaagad siya dito. So ayan, server 2008 R2 ang pipiliin ko and then start lang. Stop share muna ako kasi doon tayo sa mismong R2. Teka lang ha. Hindi siya lumabas. Yung eto. Okay, stop share and then share ulit. Ito. Ayan. So, bali ito yung magiging ano natin. Bali ito yung magiging output. Ito na yung bagong computer. This is the process on how to install new operating system. So, ito yung GUI ng ating Windows 2008 R2. Ayun, nakalagay 2008 R2, English United States, US. So, next lang natin siya. By the way, nasabi ko na kahapon, kapag mag-format tayo ng computer using physical computer, ipipress ninyo doon sa inyong keyboard. Pag off ng computer, i-on ninyo, tapos isaksak yung flash drive sa likod, and then makikita nyo doon. Pag on ninyo, makikita nyo, press Del to enter setup. I-press ninyo po yung Del, i-input, papasok siya sa BIOS, or F2. Pagpasok nyo doon, ang hahanapin nyo lang is yung mismong boot order priority. So sa boot order priority, piliin po ninyo yung USB. Since nakasaksak na yung USB, kaagad-agad hahanapin niya yung, kung Kingston ang pangalan niya, so makikita mo na kaagad doon. And then, press F5. Save and exit yun. So, ang lalabas na dyan, pag nag-boot up ulit siya, ganito na. Kung may laman yung flash drive nyo ng bootable. So, dire-diretso na yan siya. Next mo lang, tapos install. So, depende yan. Kung mabilis ang computer ninyo, madali lang siyang mag-i-install. Kailangan medyo malaki-laki talaga yung memory capacity ng computer ninyo. Otherwise, magbabagal siya. Kasi meron ka pa dyan other programs na naka-open like the Windows program itself plus yung mga naka-open. Katulad sa akin, marami ako naka-open dito. So, ang i-install po natin dito is Windows Server 2008 R2 Standard Full Installation. Wala na kayong ibang pipiliin. x64, ha? Or x64. Next nyo lang yan. And then, I accept. Pwede nyong basahin yan lahat. Next lang po. Pagdating po dito, ang ilalagay po natin is Customs. Kasi dito, nag-allocate tayo ng 32GB. Diba, hiniram natin yung 32GB. In the case of server, hahatiin po natin sila sa dalawa. Ha? Sa tunay na assessment, during your assessment, hatiin po ninyo sa dalawa yan. So, apply mo lang.
Then okay mo siya. Then pag nakita mo na, na-divide na, nagkaroon na ng partition yung dalawang hard drive mo, di ba? Yung isa primary, ito hindi pa. So lalagyan mo lang siya ng new and then apply ulit. So parehas na sila primary. Dapat po naka-primary po yan ha. So kung makikita mo, ito 15, ito 16, dito ka ngayon mag-install sa medyo malaki-laking drive. So next mo lang siya. So kung mapapansin ninyo, kapag kayo ay nasa totoong setup na din, ganito din yung lalabas sa computer ninyo. So wait lang natin siya. Medyo matagal ito kahit naman sa totoong buhay, matagal talaga mag-install ng operating system. Depende na rin lang yan kung ang computer ninyo ay mabilis. May bago tayong dating. Naririnig nyo po ba ako? Papa, sir. Baka yung microphone ko lang. Ay, baka itong ano ko lang may problema. So, ayan. 11% na siya. Kung may ano kayo dyan, ilista ninyo para pagdating ng mismong assessment ninyo, hindi kayo malilito. Magkakaroon tayo ng bibigyan namin kayo ng gift voucher, parang voucher na kung saan kung hindi pa kayo makakapagpa-assess this March or April, pwede kayong bumalik sa school anytime na basta merong assessment. Bibigyan namin kayo ng ganong voucher and that is valid for 2 years after nitong lifting ng pandemic. So ayan, mabilis. 84% na kaagad. So ang ini-install natin is Windows 2008 R2. Ito yung gagamitin nating server. Yung pag-i-install sa lahat ng Windows, mapa 2000 yan nung panahon pa, hanggang Windows 2010, parehas lang po ang procedure. Nagkakaiba lang yan ng konti sa mga ibang mga pipindutin, whatever. Pero parehas lang po ang procedure. So kung mapapansin po ninyo, pag ito eh, ayan. Pag yan napunta dito sa complete installation, mag-shut off po siya, ayan o. Mag-restart siya. Sa totoong buhay, pag nag-restart yan, sa pag nag-assessment na kayo, maaaring babalik yan doon sa first procedure. Tanggalin po ninyo yung inyong tawag dito, yung inyong flash drive. Kasi babalik at babalikan niya yan eh. So pag hindi mo kasi yan natanggal, baka maghapon ang ginagawa mo lang, pagpo-format lang. Naka-share pa rin ba yung screen? Opo, sir. Okay. Ayan, so setup will continue. Ay, pangalawang shutdown nyo na ito. So kung nasa ano kayo, balik nyo na ngayon sa SATA. Balik nyo na ulit sa SATA yung boot order. Di ba nakalagay doon, USB, SATA. Balik nyo na ulit sa SATA kasi ibig sabihin niya na-installan na ito ng operating system. Kung mapapansin nyo, setup is preparing your computer for first use. Ibig sabihin, meron ka ng bagong computer. Virtual nga lang. So, ayan. The user's password must be changed before logging on the first time. So, ang pinapassword namin dito, kasi ikaw na ang administrator eh. Ang pinapassword namin dito is, maglalagay tayo ng password na combination ng, alphanumeric siya, combination ng letters and numbers, pero may isang malaking letter at may special characters. Like, ang nilagay namin dati is malaking letter T, ESDA or TESDA01. Confirm nyo lang yan. Ako noon nung nag-assessment ako, isang password lang ginagamit ko kasi mahirap na makalimutan. Ngayon, kung marami kayong gagamiting password, pwede naman po kayong gumamit ng scratch paper. Isulat nyo po doon kasi mahirap. Pag nakalimutan nyo po yan, delikado. So ito, for the first time, ito po yung lalabas sa inyong GUI. Diba, makikita nyo kaagad dyan, project ID, not activated, crack lang po kasi ito.
And then yung time natin Pacific Canada, pwede nyo po yung iseset. Iset po natin siya, change date and time, February 27 ngayon, 10:46, tama naman. Pero yung time zone natin, tayo ay nasa Pilipinas, so tayo po ay nasa saan? Nasa anong ano tayo, bansa tayo? Dapat naka Taipei tayo, Taiwan. Kasi ano tayo eh, plus 8. Minsan kasi magkakaroon ng problema yan kapag hindi ninyo. So current date and time, Sunday, February 28, nabuang na ito. Oy. Change date and time natin, February 27. 10:46. 10. 10:47 a.m. So, okay natin siya. So, ayan. Saturday, February 27, 2021, 10:47 a.m. Taipei tayo. Okay po. So, yan yung time. Ito naman, wala pa muna tayo ditong gagawin kasi nasa COC to pa yan. Dito muna tayo sa provide computer name and domain. Ito, pag-click mo yan dyan, ibibigay ka kaagad dito. Tapos pupunta ka na kaagad dito. Change computer name kasi hindi maganda ang pangalan na yan. Hindi mo maintindihan yan, di ba? Pero may shortcut po yan. Pupunta ka dito sa Start menu, Computer, right-click properties, and then ito siya. Kaya ako kayo dito pinapupunta kasi ang una ninyong pupuntahan dyan is check the peripheral. Saan yan? Dito sa Device Manager. Sa Device Manager, nakalagay dyan yung mga naka-attach na mga peripheral devices ng computer natin. So, una, battery, computer, disk drive, display. Lahat yan. Kapag may exclamation dyan, ibig sabihin, hindi siya properly installed or hindi siya naka-attach. So, ano ang gagawin mo ngayon? Ia-attach mo po siya through installation ng driver. So, ang importante dito na dapat meron kayo, of course, the monitor, the keyboard, the mouse, etc., etc. And, of course, yung network adapters. Dapat naka- attach po yan. So, paano i-attach? Mag-i-install kayo ng driver. So, since ito, meron, kasi naka-host la, nakikigamit lang siya. So, kung ano yung ginagamit niyang host, ganun din dapat sa kanya. Kaya, meron na siya. So, balikan natin. So, okay na ito ha. Ito yung titingnan ninyo. After installation, usually, naka-exclamation point yung network adapters. Ibig sabihin, mag-i-install po kayo ng adapter or the driver. Close natin siya. Okay na tayo dyan. Dito po tayo ngayon sa change settings. So, ayan. Nakita nyo ito kanina doon, di ba? So, dito lang kayo. Change. Then, pangalanan ninyo ito ng bagong pangalan. Server, kunwari. So, ito. Huwag nyo na muna pakialaman yan. Okay nyo lang muna. And then, pag na-okay na po yan, magre-restart na po yan. Presto, pag okay na yan, tapos na po ang COC1 ninyo. Except of course doon sa ating doon sa ating assembly, disassembly. So tingnan natin kung nag-take effect yung process na ginawa natin. Ayan, so 'di ba naglagay ako ng password kanina? Ito kaagad yung lalabas dito. Press Control Alt Delete to log in or log on. So ang lalagay mo lang dito is since naka-virtual tayo, lalagyan natin siya ng keyboard. Control Alt Delete. So lalabas po yan ganun. So lalagay lang natin yung password na ginamit natin kanina, testa01 and enter. So preparing your desktop. So ito ulit yung lumabas. Then lalabas ulit yung basic info ng computer. So kung mapapansin ninyo, napalitan natin yung time zone, Taipei, and of course yung computer name, which is your server. In our case, sa COC1 tapos na po ito. Ha? Hanggang dito lang muna yung COC1 natin. So, tingnan naman natin. I-off muna natin ito. Kasi para hindi magsabay doon sa gagawin natin mamaya. Tingnan naman natin yung ating installation procedure ng Windows 2007. Ang Windows 2007, ito yung magiging client natin, guys. Ha? So, balikan natin yung virtual box natin. So, kung mapapansin mo, andito na yung ating Windows 2008 R2. Eh gagawa na naman tayo ng panibago para sa ating client. So kaya dapat magaling matibay ang computer ninyo kasi dalawang operating system na yan in effect.
merong Windows 2008 R2 at saka yung mismong Windows 10 nitong ating host computer. So, inyo mo lang siya. Gagawa kasi tayo ng bago eh. Tapos pangalanan natin siya Windows 7. So, next mo lang. Wala ka ng ibang babaguhin dyan kasi yan na yung default ni computer. Pwede mo siyang taasan pero wag na kasi dalawa na, tatlo na, pangatlo na tong operating system natin. Baka magloko na tong computer ko. Then next mo lang siya, puro lang yan next. Pero ito, virtual hard disk lang. Then next natin, and then create. So ayan, meron na tayong Windows 7. Naka-power off pa siya. So i-on natin siya through start. Hanapin natin yung operating system ng Windows 7. So dito po siya. Teka lang ha. Stop share. Teka, saan na ba yun? Stop share. And then share. So, ayan. Nakikita po ba yung sinishare? Nakikita pa? So, sa Windows 7, ayan siya. Na-install na natin yung server kanina. So, sa 7 naman tayo. So, start natin and hahanapin niya ngayon yung ayan. So, meron. Meron siyang installer na may bootable para sa 7. So, ayan po. So, same. Kung makikita ninyo, same din yung gagawin natin dito. From Windows 2008 R to Windows 7, parehas lang. So, English United States, parehas lang. So, next mo lang yan. Then, install now. Sabi ko nga sa inyo, kung ano yung 7, R2, 10, 2000, pare-parehas lang po yung way ng pag-i-install ng ating computer. But in this case, be careful ha. Huwag ninyong itong pipiliin. Starter, huwag yan. Dito po kayo sa Windows 7 Ultimate X64. Okay? And then, next po natin siya. And tandaan po yun ha, X64. Huwag mag-i-starter, huwag basic, basta dapat Ultimate. Then next po natin, custom ulit. Dito, kahit hindi na po tayo mag-partition. Kasi nga, client naman ito. But of course, be very careful kung ano ang instruction ng assessor ninyo. So kung yan na yan, so dire-diretso na po yan. Okay? So okay mo lang siya. And then next, ayan. So installation na kaagad. So kung ano yung ginawa natin doon sa Windows 2008 R2, parang naulit lang po dito sa ating Windows 2007. So, ang mga susunod na nitong gagawin natin is the configuration ng ating networking. Ang networking, guys, gagamit tayo ng mga cable. Siyempre, paano ka makakapag-network? Of course, pwede ang Wi-Fi, pwede mga wireless. Pero dito, since dalawang physical computer ang pagkukunikin mo, gagamit tayo ng cables and RJ45. Dapat marunong kayo noon. So, antay-antay lang natin. Okay, so we have 3 participants, Miss Sherwida and Miss Yusuf. Thank you sa pag-participate. Although ito naman kaya lang ako gumawa nito para videohin and then i-present sa inyo and then later para mapanood ninyo. I-upload ko po ito sa YouTube para mabilis ninyong maintindihan. Marami na nito sa YouTube, pwede na kayong tumingin doon. Pero ito, napaka-specific na para hindi na kayo maraming iisipin. Kumuha kayo ng notebook habang pinapanood ito and then ilista kung ano yung mga pasunod-sunod na gagawin. Ang sunod na nito is the networking ha. Mabilis lang tayo para hindi na kayo mahirapan mag-isip.
Okay, so ayan. Restart na siya. Mabilis lang, di ba? Pero asahan nyo na yung mga computers na gagamitin natin since gamit na yung mga yon, eh, medyo mabagal na siya. Meron tayo guys sinatawag na operating system. Pag sinabi nating operating system, ito yan yung mga Windows 2008, R2, Windows 2008, Windows 7, Windows 10. Yan po yung ating ginagamit as operating system. Meron naman tayong mga tinatawag na application software, right? Like itong VirtualBox, application software ito guys. So ito dito din, mapapansin nyo ilang beses siya nag-shutdown or nag-restart, di ba? Kung nakasaksak yung flash drive ninyo at ang nakalagay doon sa boot order ay flash drive or USB, doon ulit siya pupunta. So ano ang gawin ninyo guys? Alisin nyo na yung USB para i-bypass niya na yun, di ba? Or, i-correct nyo na ulit, balik nyo na ulit sa boot order priority yung ating computer. So in this case, lagyan natin siya ng client. Okay, kanina server na siya. So ito ang 7 natin, client. Sa password, huwag nyo nang lagyan para hindi kayo mahirapan. And then, wala tayong product key kasi po, ano lang ito? Crack. So ask me later. And then, Pacific Time Canada ulit. So babaguhin po natin ito. Nag-iiba-iba lang yung itsura ng kanilang GUI pero parehas lang po ang ini-input natin dito. So 10:58 na siya. So next mo lang. And then public network. Minsan pagka walang internet, hindi lalabas yon. In this case kasi, yung host niya may internet kaya meron din siyang internet na pinalabas. Okay? So kung mapapansin ninyo, parehas lang yung installation procedure. Ito na yung lalabas. Di ba? So, again, ano ang gagawin? First, check the peripherals. Ano ang sinabing peripherals natin dyan? To check whether all peripherals has been installed properly or recognized by the computer, go to your Start menu, Computer, right-click, then Properties. Check the Device Manager. So, the Device Manager will tell you ano ba yung mga device naka-attached dyan or the peripherals that has been attached to your motherboard or to your computer that has been recognized properly. If your network adapters may naka-exclamation dyan like this, meaning you need to install driver. Kasi yun ang pinaka-importante dyan eh. Pag wala ka nyan, hindi ka makakapag-networking. So, okay na yan since naka-okay naman siya. So, X natin siya and then ito, hindi na kayo pupunta dito. Remember kasi nagkaroon na tayo ng changing ng client kanina. Ayan o, client PC. So, wala na. Hindi na kayo dyan pupunta. Okay, guys? So, for now, hanggang dyan lang muna tayo ang ating installation procedure. Ito, guys, huwag kayo maniniwala dito. Ito, Intel Core i5 10th Gen CPU at ito, hiram lang po natin ito. Pero itong Intel Core TMI5, ito po yung CPU ng host computer. Ginagamit niya lang for the meantime. Pero yung kanyang memory, yung kanyang RAM capacity, hinihiram niya lang po yan. Kasi itong akin ay nasa ilan bang gig to? Nakalimutan ko lang. So for now, yan lang muna tayo. So I hope na by next week or next meeting, meron sa inyong makakapag-demonstrate using ng sarili nilang computer. Mag-install din kayo ng VirtualBox and mag-demonstrate kayo naman. So by direction, ako lang yung mag-direct kung natama na siya or namamali na siya. Okay? So, okay po, sir. Hello? May tanong ka? Wala po.